Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Ito mga kaibigan, nako po, matindit mainit na naman ang ating tatalakayin tungkol dito. Sa ika nga po ay mainit na pinag-uusapan no sa Senado, mainit na pinag-uusapan sa social media, siyempre ang taong bayan, ika nga po ay nalulungkot, at ika nga po ay nagagalit kung bakit nilalapastangan ni Senador Ronald Bato itong ika nga institusyon ng Senado. Nako po, matinding ika nga po ya paglapastangan ito sapagkat inaabuso niya ang kanyang kapangyarihan tungkol dito sa ika nga po ay pag-imbestiga niya sa Senado dito sa makawalang kwenta basura tungkol dito sa ika nga po ay pidiyalek na basurang dokumento. Talagang ano na ang nangyayari dito sa ating Senado, mga kaibigan? Muli kong ulitin, nilalapastangan ang institusyon ng Senado ng dahil lang sa maduming politiko, ng dahil lang sa pansariling interest. Nako po, iyan po lahat ang ating tatalakayin at marami pang iba. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating ilike ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Eto, palakpakan mga kaibigan at pampagana muna tayo. Shout out po sa lahat. Nako po, napakaraming napakaiinit na isyo ang ating tatalakayin. Ba't hindi po natin lahat matalakay? Binibigyan po natin ang ikang hapoy one by one. At pagtuunan natin, dapat ito yung isang araw pa eh. Ba't masyado tayong abala sa ibang mga isyo? Kaya't padaanan muli natin ito. Itong scripted, di yung ano, na pag-iimbestiga diyan no sa Senado tungkol dito sa pidiyalik sa pamumunuho ni Senador Bato de la Rosa. Talagang bato na ang puso nito, bato na ang utak nito, mga kaibigan, itong senador na ito. Talagang alam niyo, napakadami na ho ang nagagalit dito kay Senador Ronald Bato. Hindi lang po dito nagagalit ay ang mga kontradidis. Kahit ang dati niyang kasama ho, dito sa kanyang partido, ang kasama niya kaibigan bilang politikong madumi. Ang mga kaibigan niyang tunay, di umano, ay may galit na at ika nga po'y binabanatan itong si Bato. Alam niyo ho ba ang dahilan kung bakit galit na galit siya kay Senador Bato? Ito ay dati nilang kasamahan ayon sa ating nakuha na mga impormasyon. Sapagkat hindi po nagwagi ang kanyang sirain, wasakin ang pagkatao ho, at pabagsakin muli ang pagkatao. Pabagsakin ang tuluyan ang pagkatao nitong ating kagalang-galang na mahal na presidente Bongbong Marcos. Siyan ho ang kinakagalit nila. Magtatanong din po kayo, bakit iisa ho ang senador diyan ho? Bukod kay Tolentino, nung medyo umpisa ay nakita ko ho diyan, ba't biglang ubalis itong si Tolentino? Senador din ito ni Kibuloy. Sapagkat di umano itong ibang senador, kaya hindi ho umaten. Diyan po sa hearing sa Senado tungkol ho dito sa pidiyalik ay ayaw nilang sumama sa script. Diyos ko po, Rode, Mansantisima Malabirin. Katakot-takot na scripted ito, rehearsal, bago pumunta diyan sa Senado. Mga kaibigan, siyempre, sino po ang direktor? Sa lahat po ng hindi nakakaalam, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang direktor ng hearing sa Senado.
producer, director, ha? Producer, director, shoutout sa'yo. Digong! Diyos mo yung lahat na lang ginagawa nitong kampo nitong mga ito. Bakit hindi na lang tulungan ang ating taong bayan? Ah, hindi na lang tulungan ang Republika ng Pilipinas. Ah, mga kaibigan, bagkus ang ginagawa ho nila ay pansariling interest, maduming politiko, pabagsakin, sirain, yung po ang purpose nila diyan sa hearing sa Senado, sirain, wasakin. Para nang sa ganun po magalit ang taong bayan dito ho sa ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Subalit, hindi po kinaya ng power nila. Nangibabaw pa rin ho ang katotohanan. That's why bumalik agad sa kanya. Ay, ika nga po tinatawag na karma. Sapagkat itong si Bato ho ay pinupulutan ngayon. Na ika nga po, galit ang taong bayan, galit ang mga kakampis niya. Dahil hindi niya nagawang sirahin itong ang ating Pangulong Bongbong Marcos, bagkos ika nga po ay bumango pa. Mga kaibigan, inabuso. Ginagamit ang kanyang kapangyarihan bilang senador sa hindi tamang paraan. Diyan ho, sa ginanap na hearing. Mga kaibigan. Bakit po natin nasabi naman na ginagamit, inaabuso niya ang kapangyarihan upang wasakin ang pagkatao ng ating kasalukuyang Bongbong Marcos? Kita niyo ho, hindi man lang dumaan ho sa resolusyon. Hindi naman po tayo abogado. Ayon po dahil sa ating pagsasaliksik. Kailangan dumaan muna sa resolusyon. Mag-file po siya ng resolusyon, mga kaibigan. At nasa ganun po, ito po ay schedule po ng hearing. Hindi po natin alam kung tama ang ginawa niya na ika nga po ay direkta sa pumagitan ng kanyang power. Ay, kailangan as soon as possible ay magkaroon ng hearing sa Senado upang iangat ang pagkatao at patunayan na legit, authenticate ang tinatawag na dokumento na basura na PDLF. Yan po ang purpose niya, mga kaibigan. Hindi man lang dumaan sa research bilang sinisilduhan ng taong bayan si Senador Bato. Marami pong istap yan, mga kaibigan, na katulong niya sa isang halimbawa, sa isang puntong ito na kapag nag-file po ng resolusyon, mga kaibigan, ay kailangan munang mag-research. May kaunting nga investigation, preliminary investigation. At nasa ganun po, suruin ang dokumento, suruin ang mga pagkatao nitong ika nga po mga resource person, mga kaibigan. Hindi po dumaan sa ganun eh. Direct to the point. Kailangan imbestigahan para pabanguhin at sirain. Pabanguhin si Digong, pabanguhin si Bato, sirain, wasakin ang pagkatao ng ating Pangulo upang bumagsak. Yan po ang plano nila, mga kaibigan. Kaya maliwanag ho dito, inabuso ni Senador Bato ang kanyang kapangyarihan. Basta na lang sabihin na nating hindi. Sabihin na nating hindi siya nag-file ng resolusyon. Dapat man lang, mga kaibigan, bilang isang senador na tunay at tapat na nagsisilbi sa ating Republika ng Pilipinas, kung may natitira pa man sa iyong kaunting konsensya sa iyong ulo na walang buhok, Senador Bato, dapat nagsuri naman ikaw. Inutos mo sa iyong mga staff, kailangan natin itong gaganapin na hearing na ito. Magkaroon tayo ng pagsusuri. Ito bang dokumento na ito? Ika nga po ay authenticate. Kapanipaniwala. Wala pong ganun, mga kaibigan. Kahit nga diyan sa investigasyon sa Senado, yung actual na ho, hindi man lang nasabihan na question ni Senador Bato kung bakit ang dokumento na pinakita ay maraming iris ho. Bakit maraming iris? Wala ho. Hindi niya ho kinwestiyon niya. Bagkos dire-diretso po siya.
ang pinanindigan niya ay talagang totoo, hindi fake ang dokumento. At inangat niya ang antas ng ika nga po'y pagkatao at pinapatunayan niya na talagang legit ang dokumento. Naku po, anong utak nito, mga kaibigan? Ganyan ba? Kapag magkakaroon po kayo ng hearing diyan sa Senado, basta kakampi nyo at utos, kampihan porsyon, basta na lang mag-iimbestiga kayo. Napakadaming importanteng mahalaga na dapat imbestigahan diyan sa Senado. Bibigyan ko kayo ng sampul. West Philippine Sea. Anong nangyayari? Usapin ng West Philippine Sea. Gentlemen agreement. Karapat dapat hong imbestigahan yan, mga kaibigan. Sakop din ito ni Bato. Itong tinatawag na Catherine Camilon case. Isang magandang dalaga na ika nga po'y di umano ay na isang pulis major ang involved dito. Hindi naman lingid sa inyong kalaman to. Ay ngayon, hanggang ngayon po ay nawawala. Karapat dapat pong imbestigahan yan. But mas inuuna pa ni Bato itong tinatawag na walang kakwenta-kwenta, basura na pag-iimbestiga dyan sa Senado, scripted, mga kaibigan. Nandahil lang po sa pagkakaibigan nila ni Digong, nandahil lang po sa mudumuhing politiko. Isa po ang hidden agenda nila dito. Mabagsakin, sirain ang pagkatao ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos. That's why hindi po sila nagtagumpay. Tandaan po natin na kawawa po ang institusyon ng Senado. Kawawa ang institusyon ng Senado. Bagsak na bagsak ang institusyon ng Senado. Sinira ni Bato at iba pa niyang kasamahan ang Senado. Napakababaho ng pagtingin na ng taong bayan diyan po sa institusyon ng Senado ng dahilan dyan sa muduming politika. Sana bumalik pa ito sa ilang senador na ika nga po'y muling manunungkulan pagkatapos po na ika nga po'y gaganapin na eleksyon 2025, mga kaibigan. Muli po maraming salamat. Sana ho nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Diyan ho sa comment section, inaanyayang ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.